May aso? Kumusta mga kayami? Sa masaya at sa masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. So for today's video, nandito tayo sa sulok ng General Laka. Sulok po ang tawagin natin. Pagkati naman dito, sulok na. Ganun lang, made sense lang. Yeah, nakakatuwa lang kasi may lumapit nila sa amin aso. Ayan o. Oh. Yeah, siguro na amo niya, dog lover to, kaya lalapitan ko tayo. Kamukha siya ni Salvador. Nakambait, look, wawawa naman, walang pagkain. Wala naman pagkain ng bisita niya. Ang galing. Kasi mo naman sama sa amin. So itong ano, itong Sulok Beach Resort ay laging dinadayo ito ng mga turista. Hindi lamang ng mga nakarin, kundi ng mga turista. Naalala ko nung bata pa kami, itong batong ko, nasa bandang gitna talaga siya. Never ko siyang narating dati nung bata pa ako kasi sobrang layo talaga. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, parang napakatanda ko. Yung sa mahigit ano, 2 dekada o halos magtatatlong dekada na, pero sobrang lakas ng mga bagyo na dumadating, tapos mga hampas ng alon ay lumapit na sa amin yung mag-asawang bato. Yung tinatawag namin na mag-asawang bato. So tara, mag-i-explore pa tayo kung ano ang meron dito sa beach, sa Sulok Beach. Yan, available dito yung mga cottage. Kung gusto nyo mag-stay in, ang buong pamilya. Yan. So, dito sa parting ito, alam ko bawal talagang maligo. Dahil medyo mapanganib nga, dahil hindi lang sa alon, dahil nga mabato. Yan, mas prone siya sa accident. Dito sa parking to, inamig na tubig. Meron ditong maliit na talon eh. Para, ano, maliit na poles. Tapos, kung makikita na dito sa may party rito, umaagos talaga yung tubig. So kung nagtataka kayo kung bakit pagdating dito, wala na. So naka-absorb siya papunta din sa, ano, sa dagat. Kapag sobrang lakas naman ng daloy ng tubig, ay dire-diretso talaga ito ang ganda sa dagat. Ayun o. Oh. So hindi mo supaya tayo. May bumagsak na napolo rito. Yung nakaraan parang meron siya mini pool na gano'n. Nag-picture-picture pa nga kami dito. Pero ngayon, parang bumagsak na siya. Baka parang makakatakot ng pasukin. Kaya exit na muna tayo. So guys, meron tayo dito nakita na ano? Abandoned cottage. Ayan, akala ko kung ano kaninang meron. Yun pala, cottage siya. Tapos, parang nagagamit pa naman kasi parang mukhang na-abandon na yung second floor niya. Parang medyo creepy na siyang tingnan. Tapos, pag-akit mo pa lang dito sa may, ano, sa may hagdan, creepy na. In the sense of, pwede kang mahulo kasi gabok na yung, ano, yung kahoy. Diretso mga rate of rest, ano? Yung iba mga plantito at plantita, kumukuha lang sila ng mga halaman dito sa kanilang bundok. Pero pinagbabawal talaga yun. May nakita tayo rito, ano? Durian. Ayan o. Tagulog. Yan, dito sa part na to, sobrang linaw ng tubig tsaka sobrang sarap talaga, nakakaakit maligo, pero dahil delikado nga rin itong maligo, hindi talaga tayo lulusong, nakakatakot. For our safety ay hindi tayo maliligo. Okay.
And kapag dinire-diretso pa rin natin, siguro nagtataka kayo kung ano pa yung behind dito sa ano na to, sa sulok na to. Kapag dinire-diretso pa natin ito, hanggang doon sa kabila pa, ang kabila nito, meron dong parang ano, tribes o yung mga katutubo. Yun, sako pa rin siya ng bayan ng General Nacar. Parang ilang barangay pa yung banda doon. Ang kasama ko nga pala for today's vlog ay si ano, si Papa D. Sobrang sulit talaga maligo. Libre lang para sa mga nakarin. Mas may enjoy nyo kung mag-bubuk kayo ng cottage para sa inyong safety ng mga gamit nyo. Sa amin kasi nakakalat lang dyan. Pero wala naman masyado tao ngayon. Dahil katatapos lang ang holy week. Na ako maligo at dito ko na muna tatapos yung video ko. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang. Hanggang sa muli mga kayami para sa isa na namang masaya at masarap na vlog!